kailan ay in-interview ng isang batikang manunulat at kolumnista ng Philippine Star, Jaris Bundok, ang kanyang kaibigang si Rep. Rufus Rodriguez tungkol sa panukalang Constitutional Convention. Unang tanong ni Jaris ay kung ibabawal ang pagtakbo ng political dynasty bilang delegado sa CONCON. Sagot po ng chairman ng House Committee on Constitutional Amendments, kahit sinong mamamayan na nasa hustong gulang o edad, pati political dynasty ay maaaring kumandidato, karapatan nila yan. Aba, agad daw umanong tinabangan si Jaris Bundok sa CONCON. Sabi niya ay walang mapapalang reforma dito. Malamang pangang lumala ang kalagayan ng bansa. Oo nga't karapatan ni naman sa 1987 Constitution na humalal at mahalal. Pero utos din noon na alisin ang political dynasties. Ito'y para magka-oportunidad lahat ng mga nasa pwesto o mapwesto sa gobyerno. Utos din ng Constitution na isabatas ng Kongreso ang pagbabawal sa dynasties. Pero 36 taon na, hindi pa ito ginagawa. Ang dahilan, karamihan ng kongresista ay dynast. Ayaw nilang harangan ng sarili, asawa, anak, magulang at kapatid sa posto. Negosyong pampamilya na ang politika. Ginagawang lahat, pati pandaraya, para mapuesto sila-sila. Bilyong piso ang pinupuhunan. Bilyong piso rin ang kinukurakot mula sa kaban ng bayan. Wala tuloy na titira para sa kapakanan ng ating mamamayan. Paulit-ulit, inuulit ang tatlong kambal na suliranin. Political dynasticism, inequality, corruption, puksain mo kahit ano sa isa, ay mabubura ang dalawa pa. Pagkakataon na sana ang halalang CONCON na buwagin ang dynast kung ibawal sila ng magdelegado, magkakapantay-pantay sa lipunan, malilinis ang kalakaran. Pero dahil papayagan sila magdelegado, abay, lalala ang sistema. Abay, sa panukala pa lamang, sa panukala, 301 ang yes, 7 ang no, 0 abstain at 4 absent. Asahan po na ang CONCON ay pahahabay ng dynast ang termino nila. Aalisin pa ang mga limitasyon, mas matinding ligaya nila. Ito po ang aking binabasang opinyon ni Katotong Jaris Bundok.